mahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay kalang sa Diyos na sa timay lalang. Kawang iningatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging Ati pong simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay nating pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 20 papyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel, at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito,
Tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinabi niya sa mga tao kung ano ang iniutos ng Panginoon. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ampoy dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon. Siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mamangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita ang isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ating pumapurihan ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa isang malakas na palakpak.
Kasama din po natin sa ating pagdiriwang ngayon ang pagbabalik ni Monsignor Ding. Atin po siyang welcome home, Monsignor Ding. Siya po ay magbabakasyon dito po sa atin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagbasa ngayon, ating narinig na kung saan ang Diyos ay patuloy na ikipag-ugnayan sa ating lahat. Higit sa lahat, sa ating unang pagbasa, ang paikipagtagpo ni Moises sa Panginoon sa bundok ng Sinai na kung saan ibinigay sa kanya ang 10 utos na sa atin din, na ibinibigay din sa atin araw-araw, na kung saan ang pagbibigay ng Panginoon ng 10 utos, ito ay magdadala sa atin sa buhay kabanalan. Mga kapatid, ang buhay kabanalan ay ito ay isang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Sa pagkikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, sa ating pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon, ito'y nagbubunga ng isang buhay kabanalan upang tayo'y magkaroon ng kaganapan sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw upang matagpuan natin ang kaharian ng Diyos. Ang kinakailangan natin upang tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos ay buhay kabanalan na kung saan dapat tayo nagniningning sa harapan ng ating Panginoon. Ito ang nangyari kay Moises nung tinanggap niya ang 10 utos ng ating Panginoon na kung saan hindi niya namamalayan, siya'y nagniningning na. Ito ay isang tanda ng isang kabanalan. Mga minamahal na kapatid, kung gano'n ang ating buhay, gano'n ang ating nararanasan, ito po ay ipinapaalala sa atin na magkaroon tayo ng paggalang, pagbibigay, pagpapahalaga sa ating Panginoon. Ibinibigay sa atin ito, bigyan natin ng halaga sa buhay natin. Lahat tayo ay may kakayahan upang maging banal at magningning sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban araw-araw. Kaya mga kapatid, araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng kanyang biyaya. At ang mga biyayang ito, ay ito'y kayamanan ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Ibinabahagi sa atin ang kayamanan ng Diyos upang tayo magningning sa kanyang harapan. Gamitin natin ito para sa kabanalan. Kaya nga po sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ng talinhaga ng ating Panginoon. Ganito ang paghahari ng Diyos. May isang nagbubungkal ng lupa at nakita yung ginto at tinabunan muli, nagsumikap para mabili ang bukid na iyon. May isa namang businessman, no, mga lakal, naghahanap ng isang mamahaling perlas. At natagpuan niyang mamahaling perlas, humayo siya. Pinagbili niya ang kanyang mga ari-arian at binili yung perlas na iyon. Ganun daw ang paghahari ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, araw-araw may hinahanap tayo sa buhay. Araw-araw may nais tayo sa buhay. Pero nakakalimutan natin ang pinakamahalaga na dapat nating bigyan pansin at hanapin sa buhay natin. Ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos na dapat natin maramdaman, matagpuan at dapat nating alagaan sa buhay natin. Dahil kung ito ay natagpuan natin sa buhay natin, pinapahalagahan natin ito sa ating buhay pang-araw-araw. Pagpapahalaga sa paghahari ng Diyos sa buhay natin. Dahil ito, kung ito ay matatamo natin at tinataglay natin, nandoon sa ating buhay, nandyan sa buhay natin ang sinasabing buhay kabanalan. Buhay na nais ng Diyos para sa atin. Kaya ito ang hamon para sa atin ngayon, sa ating paglalakbay. Ano ba talaga ang pinapahalagahan natin sa buhay natin? Ano ang pinagtutunan ng buhay natin sa ibinibigay na biyaya ng Diyos? Nakatuon ba tayo sa mga material na bagay? Nakatuon ba tayo sa ating pinagkakaabalahan? O tayo'y nakatuon din sa buhay spiritual natin? Sabi nga po sa atin, kung anong laman ng puso, iyan ang ating kayamanan.
Ano ba ang laman ng puso natin? Ano ba ang laman ng ating mga puso? Pera? Posisyon? Kapangyarihan? O ang Diyos? Yun po isang tanong sa atin ngayon. Ano bang laman ng ating mga puso? At yan ang masabi ng ating, sa ating buhay na tayo ay may isang kayamanan. Sa buhay natin, mga minamahal na kapatid, may inaangkin tayo sa ating mga puso, sa ating mga sarili-sarili. Sana hindi ang mga bagay-bagay na ito, bagkus ang Diyos na siyang maghahari sa ating buhay, naghahari sa ating buhay upang tayo maging ganap na banal araw-araw. Marami tayong ginagawa, marami tayong hinahanap araw-araw, nawa sa ating pagkilos at paggalaw, sa mga lakas na binibigay ng Diyos sa atin, matagpuan natin ang Diyos na dapat nating angkinin sa buhay natin. At yan ang kaharian ng Diyos, at yan ang ating kayamanan na hindi pwedeng maagaw sa atin. Pwede nating ipamigay, pero hindi mawawala sa atin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ngayon, ipinapalala sa atin ngayon ng ating Panginoon, binabahaginan tayo ng kayamanan ng Diyos na dapat nating pahalagahan sa buhay natin. Dapat natin palaguin at dapat natin itong pagyabungin at dapat nating alagaan ng lubos sa ating mga sarili-sarili ang kanyang kaharian. Tayong lahat ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag natin yan kakalimutan. At yan ang ating pagsumikapan na matamo ito sa ating buhay paglalakbay. Ano man ang ginagawa natin ngayon, ang ating prioridad ay ang matagpuan ang paghahari ng Diyos. Iyan ang tunay na kayamanan na kaloob sa atin ng ating Pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pakinggin natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ang karunungan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atinawang gamitin ng mahusay ang mga mahahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapahalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay na sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga kahilingan. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunhi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Itong
harapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming mapasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at ipinagdarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi ang mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ina ng laging saklolo, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Eusebius ng Vercelli, San Julian Emard at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, paggaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. Paggaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Thank you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Thank you.
sasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service. Sa darating, bukas na po ito, August 3, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Imuho kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Selfie. Yes. Buhayong Nazareno. Thank you.
Salamat. Saan yung cellphone ko? Oh, ayun, hindi mo kinuha yung one. Batang niya po yan, sa tangguluin. Thank you, thank you. Kalang.